para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development. Narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah Abdullah at Juwairia bin Emran Muhammad. MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Alhaj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magandang umaga ho, magandang tanghali sa ating lahat. At welcome sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito po ang ministry na tinaguriang the housing arm of the BARM. Ngayon po ay araw na naman ng Huwebes. At kapag araw ng Huwebes, tayo po ay umiere para ho ay paalam sa inyo ang pinakabagong mga pangyayari, ang mga pinakabagong impormasyon, pinakabagong mga implementations, mga aktibidades, mga programa at proyekto na isinagawa ng Ministry of Human Settlements and Development dito sa Bangsamoro Region. And today is June 22, 2023 at ika-apat sa buwan ng Dhulhijjah 1444 sa ating Hijri calendar. At ito na ho ang ating 123rd episode ng ating programang MHS Delivers. Ang ating 123rd episodyo ng ating programang MHS Delivers. Ang ating programa ngayon ay magtatagal pa rin ng isang oras at kabilang sa mga bahagi ng ating programa ay ang ating balitaan. Nandiyan po of course, hindi nawawala ang ating greetings, no? Para sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay ng ating programa, ang ating IPH, ang ating HSF at ang ating MHS Discusses na isa hong napakahalagang bahagi ng ating programa. Kasama rin po ang ating pinakaabangang KKK portion ng ating programa. Yan, mamaya po yan. At kayo po ay aming kinukumusta. Ako baka makalimutan kong kamustahin kayo. Kamusta kayo sa araw na ito? Ano nga ba ang inyong mga pinagkakabisihan ngayong araw ng Huwebes, June 22, 2023? Kami ho, of course, as you can see and as you can hear, as you can listen on the radio, here on the radio, kami ho ay busy-busy ngayon na maghatid sa inyo ng mga magkabuluhang impormasyon na maaaring inyo pong gustong malaman at dapat niyong malaman mula ho sa ating ministry. And kaakibat pa rin natin ang ating mga kabalay, ang ating mga homecaster ngayong araw na ito sa pamamahagi ng mga impormasyong ito sa inyo. Andito po sa bandang kanan ng ating kabalay, ang ating homecaster Ria. Ria, good morning. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Isang magandang Huwebes sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Juwairia bint Emran Muhammad, mag-uulat mamaya. Okay, so yan po ang magiling pagbati mula sa ating kabalay na si Ria, na hindi ho nawawala ng enerhiya para ho tayo ay tulungan na maghatid ng mga impormasyong kailangan ninyo mula sa ating ministry. At galing mo sa ating, mula sa ating kanan, tayo ay dumako naman sa ating bandang kaliwa. Nandiyan din ho ang ating kabalay, ang ating isa pang homecaster, si Kabalay na Hamsari. Good morning. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ma'am Sally. At magandang umaga po. At maraming salamat po sa walang sawang panunood sa ating mga kabalay, sa kani-kanilang mga radyo, at sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Magandang umaga po sa inyo. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Hamsari Pala. Mm-hmm.
Magandang umaga rin sa inyo, kabalay na Ria at kabalay na Hamsi. And of course, sa ating mga technical men dyan sa bandang sa kabilang kwarto, si Sir Archie at si Sir Almansor Ugaw. At ang ating nagbabantay kung may audio ba tayo, maganda ba ang ating registry sa ating Facebook Live. Nandyan din po ang ating kabalay na si Dato Nohas Daud. And of course, ang ating mga kasamahan sa ating ministry, yan man ay nasa regional office o doon sa ating operation center, kaakibot din ho natin sila. Sila po ay nakatutok sa ating programa at sila ho ay nagbabantay rin baka ho mayroong dapat itama or wala ho tayong audio, sila po ay nagbibigay ng mensahe sa atin para maitama natin. Ayan, maayos natin. Maraming salamat sa inyong lahat. At syempre, ngayong araw na ito, meron din po tayong guest speaker para ho sa ating topic na napakahalaga rin sa araw na ito. Ang ating topic sa ngayon ay ang digital future for the Bangsamoro. Nako, this is a great topic dahil tayo po ay gumagalaw ngayon sa panahon ng digitalization, no? Technology. Tama? Mm-hmm. Kabalay na Ria, mamaya po mapapanood natin ang maririnig natin ang nangyaring interview, ang talakayan portion na isinagawa ho ng ating kabalay na si Ria. Mamaya-maya po yan. Okay? At dahil dyan, tayo ho ay magbabalik para sa ating balitaan. Pagkaraan lamang ng ilan sa ating napakahalagang paalala. Kabalay na Almansor? Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin V. Barra at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Sumba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng Ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang siyam na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, certificate of employment and compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-8, authorization letter na nagpapahintulot sa pag-ibig fund na investigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-9, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page, o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSB Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Okay, MHS Delivers, at yan ho ang isa ho sa ating napakahalagang paalala. At kabalay na Ria at kabalay na Hamsari, yun nga ang ating 9 requirements na dapat hong i-comply at isumite ng ating mga applicants para sa ating housing loan units. Yan po ang mga papeles, mga dokumento na dapat yung i-secure at dapat din ho ay maging miyembro kayo ng Pag-ibig Fund. Ayan ang pinakamahalaga dahil dyan po dadaan ang inyong mga bayad, no, per month. Okay, sige. At ngayon tayo ho ay dumako na sa ating balitaan ngayong araw na ito para sa ating 123rd episode ng ating programang MHS Delivers.
At para ko sa ating headlines ngayong araw. MHSD ibinahagi ang Permanent Shelter Development Program sa draft BRRP consultation kasama ang mga stakeholders. MHSD Lanao Provincial Office nag-abot ng tulong sa mga nasunugan sa barangay sa Gonsongan, Marawi City. At ikatlo at huling headline natin sa araw na ito, mga inhinyero ng MHSD nakibahagi sa 2023 PICE Mid-Year NCTC. Sa detalye ng ating unang balita, MHSD ibinahagi ang Permanent Shelter Development Program sa draft BRRP consultation kasama mga stakeholders. Narito si Kabalay na Ria. Bilang nangungunang BARM Ministry sa Shelter, ibinahagi ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM, ang Permanent Shelter Development Program, ang PSDP, sa Bangsamoro Rehabilitation and Recovery Plan, ang BRRP Draft Consultation, kasama ang mga stakeholders sa Seda, Centrio, Cagayan de Oro City noong 14 ng Hunyo 2023. Itinanghal ni Engineer Yasir M. Rappen na MHSD Engineer 3 ang programa na nagpaplano para sa pagpapatayo ng mga permanenteng shelter sa Maguindanao, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi kasama ang pagkuha ng lupa, pagpapaunlad ng lupa at social mobilization sa mga proyekto sa pamamagitan ng community support services sa komunidad pagkatapos igawad ang mga shelter. Ang aktibidad ay pinangunahan ng Bangsamoro Planning and Development Authority, ang BPDA, kasama ang World Bank. Ibinahagi ni Gil M. Cambronero, BPDA Planning Officer 5, na ang BRRP ay tutugon sa epekto ng mga kalamidad tulad ng Severe Tropical Storm Nalge na may lokal na pangalang Paeng na sumasaklaw sa taong 2023 hanggang 2028. Ito ang magiging unang plano para sa rehabilitasyon at pagbawi mula sa mga natural na kalamidad at nabinuo ng gobyernong Bangsamoro. Ang Paeng, ang ika-16th na tropical cyclone na pumasok sa Philippine Area of Responsibility na nagdala ng malakas na pag-ulan at malakas na hangin sa Pilipinas na nakaapekto sa hindi bababa na 4 milyong tao, kabilang ang mga nasa Bangsamoro, habang binabagtas nito ang landmass noong ika-28 hanggang ika-31 ng Oktubre 2022. Ang iba pang sektor para sa pagbabalangkas ng BRRP ay ang infrastructure sector na pinamumunuan ng Ministry of Public Works, ang social sector na pinamumunuan ng Ministry of Social Services and Development, ang livelihood sector na pinangungunahan ng Ministry of Labor and Employment, ang agriculture at fishery sector sa paunguna ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, at ang cross-cutting sector na pinamumunuan ng Ministry of Interior and Local Government. Ako pong iyong lingkod, Bangsamoro Joy Ria Bintemran Muhammad, magbabalik. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa detalye ng ating unang balita. Samantala, MHSD sa Lanao del Sur nag-abot ng tulong sa mga nasunugan sa barangay sa Gonsongan, Marawi City. Sa layong ibigay ng tulong para sa mas mabilis na pagbangon, ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, sa pamamagitan ng Lanao del Sur Provincial Office nito, ay tumulong sa mga biktima ng sunog na nangyari sa Sagunsongan, Marawi City noong Hunyo at 10 at taong 2023. Sa pag-unawa ng kanilang pangunahin at pinakamahalagang pangangailangan, ang MHSD ay nagbigay sa bawat naapektuhan na kabahayan ng 25 kilong bigas at 1,000 piso na ipinamahagi sa MHSD Provincial Office sa Lanao del Sur noong Hunyo 15 taong kasalukuyan. Ayon kay Johari Pakasam, sa Gonsongan Area President, partial to completely damaged ang mga bahay ng 25 na pamilya na nakatira sa Gonsongan Shelter Area 6A sa Marawi City. Ang mga may partial damages ay nanatili sa Gonsongan, habang ang mga may kumpletong pinsala ay pansamantalang lumipat sa mga kamag-anak.
Bilang mga manggagawa sa gobyerno ng Bangsamoro, kailangan nating gawin ang lahat ng pagsisikap upang makatulong sa ating mga kababayan sa panahon ng mga kalamidad at matinding pangangailangan. Kaya't palaging ginagawa yon ang ating tanggapan upang palaging maramdaman ng ating mga nasasakupan ang presensya ng pamahalagang Bangsamoro na naglilingkod sa kanila sa lahat ng oras. Wika ni Ministro Attorney Hamid Aminuddin Bara. Ang Sagonsongan Temporary Resettlement Area ay isa sa maraming transitory temporary shelter areas na ipinatayo para sa mga internally displaced persons o IDPs mula sa 2017 Marawi siege na hindi pa rin nakakauwi sa kanilang mga tahanan sa most affected areas. Ang MHSD ay kasalukuyang may patuloy na pagpapatayo ng kabuuang 450 na pabahay mula sa kabuuang 850 housing units para sa resettlement projects sa buong Lanao del Sur na pinondohan sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2020, GAAB 2021 to 2022 at Special Development Fund o SDF 2020 na kasalukuyang sinusubaybayan ng LDS Provincial Office ng Ministry sa pangunguna ni Director Benjamin Alangka, ENPRF. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod, Salembay Abdullah Abdullah, nag-uulat. Samantala, para sa ating ikatlo at huling balita ngayong araw, mga inhinyero ng MHSD nakibahagi sa 2023 PICE Mid-Year NCTC. Nagbabalik para sa Letale, Kabalay na Ria. Siyam sa mga inhinyero ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ay dumalo sa 2023 Philippine Institute of Civil Engineers Incorporated o tinatawag na PICE Mid-Year National Convention and Technical Conference, NCTC, na may temang Innovations in Interdisciplinary Approaches to Civil Engineering Challenges na ginanap sa SMX Convention Center, Seashell Lane, Mall of Asia Complex, Pasay City, noong 9 hanggang 10 ng Hunyo ngayong taon. Sa pangunguna ni Engineer Zainuddin A. Buisan, Chief ng Planning and Design Division, nakasama ng mga inhinyero ng MHSD ang mga civil engineers mula sa iba't ibang panig ng bansa na may layuning makakuha ng professional ng mga unit ng pagpapaunlad na kinakailangan para sa Republic Act 10912 na kilala rin bilang Continuing Professional Development Act of 2016. Ang batas ay nag-utos at nagpapalakas sa patuloy na programa sa pagpapaunlad ng profesyon para sa lahat ng controlled profession sa paglikha ng patuloy na konseho ng pagpapaunlad ng profesyon at paglalaan ng mga pondo para roon at para sa iba pang kaugnay na layunin. Kasama sa technical na programa ang mga paksa sa makabagong teknolohiya ng civil engineering na nag-uugnay sa 7 specialty division ng PICE. Katulad ng Project Management and Construction Engineering, Geotechnical Engineering, Structural Engineering, Transportation Engineering, Water Engineering, Environmental at Energy Engineering, at Civil Engineering Education. Ang mga kalahok mula sa MHSD ay naglibot din sa PICE Construction Technologies, Services and Building Materials Exhibit. Dumalo sa plenary sessions at sa technical tracks. Kasama ni Chief Buisan, sina PDD Engineers Normalin A. Ibad, Salik C. Pau, Abuhandis B. Kasan, Amir Bagyuri A. Kadil, Borjan T. Gumaga, Norodin G. Lali, gayon din sina Rohaima M. Abas, Engineer 2, at Engineer Muslima K. Abusama, Housing and Homesite Regulation Officer ng MHSD Maguindano Provincial Office. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamamahay, ako pong yung likod Bangsamoro, Joy Ria Bintemran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat, Kabalay na Ria, at yan ang bumubuo sa ating mga balita. Ngayong araw na ito para sa ating 123rd episode ng ating programang MHS Delivers. Kami ho ay magbabalik kapag garaan lamang ng ating napakaikling paalala para ho sa ating IPH at ang ating HSL.
mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahidin at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang beneficiaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Yes, MHS delivers at yan ho ang ating isa pang importanteng paalala regarding our resettlement housing projects across the BARM. Yan po at yan ay nangyayari sa ating mainland, Maguindanao at Llano del Sur at sa ating special geographic area ng BARM at sa ating island provinces sa Basilan, Sulu and Tawi-Tawi. Okay, tayo po ay mag-proceed na sa ating IPH. Ano nga ba ang triviang dala-dala ng ating kabalay na si Rhea para sa araw na ito? Malalaman natin yan ngayon na mismo. Kabalay na Rhea. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. At nagbabalik po tayo sa segmentong IPH, Impormasyong Pambahay at Hanap Buhay. Paalala lang po namin na sa dulo ng bawat programa ng MHS Delivers, meron po tayong segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa mga kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. And with that said, ang ating IPH ngayon ay semi-continuation sa ating HSF last week. Kasi pag-uusapan natin ang iba't ibang klaseng blood donation. Nakala ko pa, iba't ibang klaseng dugo. Pwede rin, pero okay. Sige. Halos makover niya rin actually. Kasi sa meron po tayong iba't ibang klaseng tipo ng blood donation. Kung anong klaseng dugo at paano po kayo mag-donate ng inyong dugo habang ginagawa ninyo yun. Hindi naman, gusto ko lang ibigay yung differences. So, first meron tayong whole blood donation. Itong pinakakilala at pinaka-usual na ginaganap. So, ito yung whole blood donation, lahat ang dugo, i-donate natin? Yes. So, ideal blood types, lahat ng blood types, pwede kayong mag-donate. So, siyang pinaka-flexible na blood type donation, siyang usual na ginagawa sa ating mga blood drives kasi lahat na whole blood ang ginagawa. Hindi specific parts ng inyong dugo, kundi yung buong entrada na ang dinodonate ninyo. Mm-hmm. Ang sunod naman is power red donation. Power Red. Kala, hindi naman Power Raid, papunta tayo sa Power Rangers. Power Rangers, pwede. Siya yung main character. I bet Power Rangers nag-donate sila ng dugo. Okay. So, basically, binibigay ninyo yung red cells ng inyong dugo. So, yeah, specific po siya. Ideal na blood types dito ay O positive, O negative, A negative, at B negative. Bakit puro mga negative? Kasi ang red cells, doon sila pinaka rich kumbaga. So at may mga tao ma'am Sally na kulang sa dugo na kulay pula. Yes, hemoglobin. Hemoglobin? Yes, and pinaka-active siya sa mga blood types na iyon kumbaga. Yes. Pinaka-abundant in a way. O plus, O negative. O negative. A negative. B negative. Ay yes. Wala ako roon. Oh. B positive ako eh. Ah. Sige. O A ako. Ay, wait lang. Okay. And another one would be the platelet donation. Platelet. Yan so, yung mga tinamaan ng dengue. Yes. Bumaba yung ating platelet count. So, kung meron po kayong mga blood types na ito, ideally, pwede po kayo mag-donate ng platelets. A positive, A negative, B positive, o Ate Sally. O positive, AB positive, at AB negative. So, pwede na ako maging donor nito. Yes.
Pilipinas. Mm-hmm. So, ulit, platelets ang mga tiny cells sa inyong dugo na, na tumutulong mag-stop ng bleeding or kumbaga tumutulong sa blood clot. So, mapansin ninyo kapag masugatan po tayo at dumudugo na pwedeng mag-stop yung bleeding at dahil yun sa mga platelets. Mm, okay. Binablock nila. Yes, binablock nila. Mm-hmm. Very much so. So, yes. Kung nandun po kayo sa ideal blood types, pwede po kayo mag-donate ng platelets. Mashallah. Meron naman tayong tinatawag na plasma donation. Ano naman yan? Tinatawag din siyang plasma. Plasma ay parte sa dugo natin na tinitreat naman, ginagamit naman para sa emergency situations. Emergency. Usually, yes, AB plasma pwedeng bigay sa kahit na sino, bahala na ang blood type, mm-hmm. pero makakabigay lang sa kanila sa mga universal donors na AB positive at AB negative. Ayun, silang ako. Pinaka-ideal na mag-donate ng plasma. So, ang blood type ng aking ano, yes. So, ang use nito is usually para sa emergency at trauma situations para mag-stop yung bleeding. So, malaking tulong ang AB plasma. Okay, okay. And yun po ang apat na tipong blood donation. So, ulit, whole blood donation ang pinaka-usual. Power red donation ang para sa red blood cells. Uh-huh. Platelet donation ay para sa platelets. Yes. And plasma donations is para sa plasma. Mm-hmm. Plasma lang din donations. May specific na blood types na pwede sa kanila, pero para sa ating mobile blood donations, usually whole blood donation po ang tinatanggap nila. Yun. Yan yung mga ginagawa natin na pag-donate ng dugo. Mm-hmm. Mm-hmm. At bago tayo magpa-donate, Ma'am Sally, alamin natin kung ano nga yung type ng ating mga dugo at kung saan may hugot ito. Itong mga advice na ito, ha? Kailangan malaman natin. Kuya Hamsi, anong blood type ninyo? O, plus ata kabalay na rin. Ata? Kailangan tayo ay yes. Tayo ay sure kung ano ang blood type natin. Magpa-blood typing tayo dyan sa ano, ha? Ano pinakamalapit na mga laboratory? Anong nilagay mo sa PDS mo? Depende sa mood ko, kabalay na rin. Ano gagawin ni kabalay na rin? Kuya Tyron, Human Resource Management Officer natin, baka gusto ninyong i-double check. Gagawin niya ni Hamsari. Kailangan gawin niya na para matiyak natin kung ano nga ba ang ating mga blood type. At malaman natin kung alin sa mga kailangan mga dugo na yun ang dapat nating i-donate. Yes. Fun fact, ang minimum body weight para mag-donate ng blood for safety reasons, yes, is around 50-48 kilograms. Ah, pasok na ako. Which I never reached. So technically, hindi ko rin alam ano yung specific ng dugo ko. Hindi ka pwede rin magbusa nga ng dugo pa ganyan. Huwag na muna. Ikaw yung nangangailangan ka pala yun. Okay, so maraming salamat kabalay na Rhea para sa ating makabuluhang trivia under our IPH segment ng ating program, okay? At ngayon, from your IPH, let's now proceed to our HSF. Ano naman kaya ang health tips or safety tips ang ibibigay sa atin ng ating kabalay na si Hamsari? Take it away, kabalay na Hamsari. Thank you, Ma'am Sally. At para sa ating segmentong Health and Safety First, best health is your greatest wealth. Ating pong pag-uusapan ngayong araw ang safety first pagdating sa usaping traffic light. Ang stoplight or traffic light ay nagpapataas at nagbibigay ng awareness sa mga motorista at sa mga taong gumagamit nito. Pero bago tayo tumuloy sa ating safety awareness ngayong episode patungkol sa traffic light, alam niyo ba na noong December 10, 1968 ang official date ng pag-launch at paggamit ng traffic light sa mundo? Kailan? At sa mundo? December 10, 1968. Yes, at ngayon pa lang nakakatanggap ang Cotabato. At naganap ito kabalay na rin noon or sa Parliament Square sa London. That means sila yung unang nag-establish or gumamit ng traffic light London sa buong mundo. Actually, yes, mga ilaw sila or tao lang siyang nakatayo na may flags na may red. Yes, kabalay na rin. And one of the interesting facts, ang original na kulay ng traffic light is red, yellow, and blue. Yes, so wala pa po ang verde sa original na kulay ng ating mga stoplight. Hindi pa na-invent ang green nung panahon. Yun yung napag-desisyonan before nila i-launch yung traffic light sa London. Blue yung naging kulay ng sign ng go. Pero after further discussion ng ating mga eksperto, napag-desisyonan nila na palitan ang kulay asul ng kulay verde dahil sa kadahilanang mas nababagay daw ito sa kulay na sign go or go sign. Correct. Kaya ngayon, red, yellow, and green na ang kulay ng ating
mga stoplights. Yes. Yellow pala yan. Akala ko orange. Yellow, kabalay na rin. Malalaman natin kung anong ibig sabihin yan mamaya, kabalay na rin. Gara. At narito ang mga senyales sa mga gumagamit sa ating mga kalsada para sa ating mga motorista. Kapag naka-on ang pulang ilaw, ibig sabihin nito ay ang paghinto ng mga driver or sasakyan. At ang pula din po ang, sa ilaw or sa traffic light, Ma'am Salet, kabalay na rin ang ibig sabihin naman ito. Para sa mamamayan ay pwede na po tayong tumawid. Ito po ang dapat nating alamin para tayo ay maging ligtas, at paalala lang po natin, tumawid po tayo or gamitin natin yung mga tamang tawiran tulad ng mga pedestrian lane para parati po tayong safe sa mga motorista, dahil may mga motorista din naman po na kahit naka-red sign na ang traffic light, tumutuloy pa rin. Kapag nakabuelo na po sila, tumutuloy pa rin po sila. Yes, Ma'am Sally. Mm-hmm. At sundin po natin yan para tayo makaiwas sa kahit anumang disgrasya. Yes. At kapag berde naman, berdeng ilaw naman po naka-on, nangangahulugan ito na ang driver at ang sasakyan ay nagsisimula ng magmaneo or magpaanda ng kanilang mga sasakyan. Mm-hmm. At kapag naka-on naman po ang dilaw na ilaw, sinasabi nito sa mga driver na huminto kapag ligtas na, dahil magiging pula na naman ang ilaw in a few seconds. Warning yun. Ready. Yes po. Oh. Waiting and warning to change the color po, Ma'am Sally. Yeah, okay. At yan pang ating maiting segment ng Health and Safety First. Your best health is your greatest wealth. Ako po ang inyong lingkod, Bang Samora, Hamsari Pala. Yes, thank you so much, Kabalay na Hamsari, para sa iyong HSF portion ngayong araw na ito. At yan po ang traffic lights. Ano nga ba ang ibig sabihin ng red, ng green, at ng yellow? Tandaan natin, kapag tayo po ay sumunod sa mga batas trapiko, makakaiwas tayo sa sakuna, disgrasya, at sa sama ng loob, at syempre, init ng ulo. Init ng ulo. Iwasan po natin yan. K-drama na nauso ang traffic light game ulit? Squid Game? Yeah. Wag nating hintayin. Hindi siya traffic light, para siyang signal light. Ah, signal light. Okay, wag nating hintayin na maging Squid Game tayo dito. Wow. Kapag lumabag sa batas. At tayo ay maging appreciative, ha? Sa lahat ng mga ginagawa ng ating lokal na pamahalaan para ho ma-improve yung lahat po ng mga ginagawa ng ating mga proseso, ng ating mga ginagawa sa araw-araw. At ang pagkakaroon ng traffic lights sa Cotabato is a huge development. Napakalaking dito development po sa ating lungsod. At tayo po ay imbes na maghanap ng mga hindi kaaya-aya mga bagay, tayo na lang po ay magtulungan para sa kaunlaran at kabutihan ng ating lungsod at lahat po ng nakatira sa ating pinakamamahal na Cotabato City. Ayan. At dahil po dyan, we are done with our IPH at ang ating HSF sa araw na ito. Tayo po ay tumungo na o dumako na sa ating MHS Discusses. Itong napakahalagang bahagi ng ating programa. At ito nga ho, ang ating topic ngayon ay ang Digital Future for the Bangsamoro, at ang ating kabalay na si Rhea ay nakapanayam ang ating resource speaker. Sino nga ba yan, kabalay na Rhea? Introduce mo. Para sa pagpapakilala ng ating guest speaker sa araw na ito, iiwan ko na po yun para kay past Rhea or future Rhea, yung Rhea na nasa interview. Take it away! Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, at welcome po sa episode natin ng MHS Delivers. Ngayon na po ang segment natin ng MHS Discusses, kung saan tatalakayin natin ang topic sa araw na ito, ang Information and Communications Technology Month 2023. Kasama natin ang representative ng Bangsamoro Information Communications Technology Office. Siya po ay Master in Business Administration for Executives at Southwestern University, Master in Development Management at Asian Institute of Management, and Master in Cybersecurity at E-Hacking Academy. Siya po ay Training Specialist ng Bangsamoro Information Communications Technology Office. Ang kasama po natin ngayong araw na ito ay si Sir Arnold Escarara. Assalamu alaikum, sir. Yes, ma'am. Assalamu alaikum. Magandang araw po. Warahmatullah wabarakatuh sa lahat po. Greetings po sa ating Chief Minister Ahod Ibrahim at sa ating Senior Minister na si Honorable Abu Nawas Maslamama, Minister Hamid Aminuddin Bara of MHSD, and Director General Ismael Ibrahim, a friend of mine, and also our Executive Director Dr. Jonathan Mantikayan,
all ministers and employees and constituents of Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. At sa ating pong mga tagapakinig, ako po si Arnold Cararag, Training Specialist of Bangsamoro Information and Communication Technology Office, ang inyo pong abang lingkod. Magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Thank you sa inyong active welcome. Shukran, shukran, shukran sa pagtanggap po ng invite natin sa MHS Delivers to speak about our topic today. And with that topic today, hindi na po natin patatagalin. Tanong po namin, Dred. So, ano po itong ICT month na itong inoobserbahan natin sa Bangsamoro? Yung ICT month po natin is celebrated during the month of June. Since year 2008 po ito. This is accordance to the proclamation number 1521, series of 2008, which declares that the month of June 2008 and every year thereafter as National Information and Communication Technology or ICT month. Ang objective 2008, po ito is... Bago lang din siya. Yes ma'am, 2008 lang po. At saka yung objective po ng ICT month na ito is to commemorative event is to recognize the distribution, the contribution of ICT as a major sector for economic growth towards implementing a national ICT program that shall optimize the utilization of ICT. So ngayong taon po ma'am, yung team po natin this year is Connecting Communities, Enriching Lives, Forging a Digital Future for the Philippines, which highlights the importance of ICT in bridging digital divide, improving the quality of life for Filipinos, and building a more prosperous future for the country, including the Bangsamoro Autonomous of Muslim Mindanao. Max. Ang haba ng tema po yun lahat, sir. Actually ma'am, nakafocus tayo ngayon sa connecting communities dahil po yan sa naging experience po natin sa pandemic na doon po natin na-realize how significant po yung connectivity sa buhay po ng tao ngayon, lalong-lalo na po sa Bangsamoro communities po. Oh, true. Like, nung panahon ng pandemic, like, nag-spike ang use of social media dahil sa feeling of isolation na yun na naramdaman nung panahon ng pandemic. Kasi hindi ka pwedeng lumabas, hindi kayo ganun ka basta-basta magkita ng mga kasama at mahal mo sa buhay. So, yes po, grabe ma'am. Ang impact ng social media, so is that is a true. Yes po. At lalong-lalo na po sa mga mag-aaral po ng Bangsamoro. So, meron po tayong mga mag-aaral na kailangan po talaga nila yung ICT, especially po sa connectivity ng internet po natin. Ginagawan po ng paraan ng Dicto, katuyang po ang DICT para po mabigyan po natin ng internet connectivity kahit po yung mga malalayo at ang mga remote areas po sa lugar po ng Bangsamoro. Gusto niyong magbigay ng mga location. Baka mamaya mapag-usapan natin sa activities na na-conduct ninyo. Pero sa may mga locations po kayong mapangalan na nabigyan niyo na ng internet, ganitong internet connectivity na ito? Actually po ma'am, pagdating po dito sa Cotabato City, sa tulong po ng Department of Information, Communication and Technology ng National po, ng DICT, based po sa record ng DICT, meron na po tayong 120 plus offices offices na nabigyan po ng libre po na internet connection through government internet po. 120 offices limited sa bar na ministries or pati outside of bar ministries? Actually ma'am, outside po ng kahit po sa labas po ng Bangsamoro government center natin, may mga national agencies po tayo at saka mga schools na nabigyan po ng connectivity sa tulong po ni DICT po. Alhamdulillah, mashallah. Then, kasama po yun sa activities ninyo ng ICT month. If not, ano po ang mga iba pang activities na kinonduct or i-co-conduct ngayong ICT month na buwan ng June? Actually, mabuti na itanong nyo po yan, ma'am. At least kahit pa paano, masabi po natin sa ating mga constituents
na marami po tayong nagawang mga activities. Magmula po nung nag-umpisa tayo ng kick-off natin nung June 1, it was being attended by farm officials and DICT. And on the June 6, nagkaroon po tayo ng BTA ISSP orientation. And June 7, I think naka-attend po kayo dito sa ating Epson Digital Technology Caravan. And on June 19 po, ma'am, isa-isahin ko na lang po ito at least para magkaroon po ng idea yung ating mga tagapakinig. So, yung June 19, nagkaroon po tayo ng cyber security awareness training para po sa mga empleyado po ng Bangsamoro sa BBOI po. Tinatawagan ko rin po kung sino po yung gustong magkaroon po ng cyber security awareness training, pwede po silang sumulat sa BICTO para po mabigyan po sila ng schedule. At magkasabay po yung Python Programming Essential Course natin noong June 19. Sa June 21 to 23 po, ma'am, meron po tayong Digital Literacy Series na Canva Design. Ito naman po. Ongoing po, ngayon? Yes, ma'am. Ongoing po yung ating Canva Design course na ginaganap po ngayon sa STI College po. Hanggang 23 po yan. Exclusive po ito sa mga estudyante po ng STI. And ma'am, bukas po, inaanyayahan ko po yung ating mga tagapakinig na pwede po nilang saksihan yung ating ICT Quiz Bee at People's Palace. Tomorrow anong po. Anong June 22 po. Okay, so today. So sa araw na ipapalabas po itong episode, June 22, ongoing na po yung Quiz Bee na yes binabanggit ninyo. Yung Quiz Bee po natin, ma'am, is ang participants po maglalaban-laban po dito yung state, universities, and colleges within Cotabato City lang po muna. Next year po, ma'am, we're planning to invite sa state, universities, and colleges outside Barm po, ma'am, inshallah. Are you looking like unti-unti sa mainland mag-start or target ninyo agad may islands na universities na makakasama? Actually, ma'am, we're looking forward na sana po isasali na po namin sa mga activities yung ating pong mga kapatid na nasa island provinces po. So, looking forward po kami, ma'am, next year na baka makasali na po sila. Baka makasali na rin yung SGA. Pagpapatuloy po. Continue. Sa June 26 po, ma'am, 26-27, meron po tayong ICT Research and Innovation Exhibit. Invited po dito yung ministries, offices and agency, private sector, especially yung mga suppliers po natin ng ICT equipments, mga solution providers po na galing po ng National Capital Region, and also po yung mga system provider. And on June 27 po ng hapon, magkakaroon po tayo ng culmination ng 2023 ICT Summit po natin na kung saan gaganapin po ito sa SKCC ng Bangsamoro Government Center po. And then immediately after that, yun po yung kabuuan ng ating activities for the whole year month of ICT. Alhamdulillah. Like punong-puno yung schedule ninyo. Wala pa doon yung planning sessions ninyo at yung preparation para maasikaso yung mga activities ninyo. Ang dami ninyong naka-collab na schools, pati iba't ibang agencies at private sectors para dito. Yes po, at to be honest po, na talagang napakalaki po ng challenges. However, sa collaboration po ng ating mga leaders na kung saan very active po sila sa pagdating po sa ICT celebration, naging madali din po yung ating paggunita ng ating ICT man. At babangkitin ko rin po napaka-active po ng ating mayor sa lahat, Bruce Matabalaw po, sa suportang ibinibigay po niya sa Bangsamoro government, lalong-lalo na po ngayon sa pagdiriwang po ng ICT man po natin. Oh, pwede ko i-assume, sir, na karami, dahil sa suporta nito ni Mayor, kaya ang daming activities ngayon sa Cotabato?
Actually, ma'am, suporta po ni Mayor at ng ating Bangsamoro government din po sa pangunguna po ng ating Chief Minister Ahod Ibrahim po. Then kung may LGU sa ibang sa ibang locations na gustong mag-collaborate din sa mga ganitong klaseng activities, open din naman na mag-reach out lang sila sa inyo at baka makatanggap ng same activities sa lugar nila. Yes po ma'am, open na open po yung Bangsamoro Information Communication Technology Office natin sa kung ano po yung mga pwede nilang ma-request para po makipagtulungan po tayo sa kanila. Alhamdulillah. Well, yun po ang isang mabilisang summary ng lahat ng activities ng BICTO sa ICT Month ngayong June. Sir, aside po dun sa ICT Month at itong mga nalista ninyong activities for June, may iba pa pong activities or services na pwedeng matanggap sa inyo ng constituents outside sa June, outside sa ICT Month, yung usual services ng BICTO? Usually ma'am, aside from celebrating the ICT month and sa mga specific activities natin during that particular month, whole year po ma'am, ongoing po yung mga similar activity natin sa BICTO. Just to inform our constituents that BICTO is conducting trainings the whole year para po sa mga IT officers ng BARM, employees ng BARM. Saka every March po, we also have trainings exclusive for women into all sectors po sa BARM. Specific sa women, kasama po yun sa gender and development advocacy ng BICTO? Yes po ma'am, every June po ma'am, may mga training po kami exclusive po for women. Kasi po women's month po yung March. Okay, fair. I think nag-participate ako na kailang beses actually, ngayon na naisip ko. Well, with that, shukran, sir. As in, thank you sa pagtanggap po ng ating invite sa MHS Delivers. Ulit, ang ICT Month ay pinangungunahan po ng BICTO para sa kanilang observation at activities para i-celebrate ang ICT. May nabanggit po kaninang tema si Sir Arnold. Sir, baka gusto niyo pong ulitin yung tema specific sa Bangsamoro, sa BARM, para sa ICT Month. Ang tema po natin ngayong taon ma'am is connecting communities, enriching lives, forging a digital future for the Bangsamoro. Which nag-highlights po tayo sa importance ng ICT in bridging digital divide, improving the quality of life for Bangsamoro, and building a more prosperous future for the country including the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao po. Alhamdulillah. Inshallah, ma-attain po natin ang ganung ang goal na iyon. Inshallah, lahat tayo magtutulungan para ma-attain ang goal na iyon. Lalo na ngayon na grabe ka-importante ang tatak ng ICT sa ating araw-araw na buhay. Pero meron pa rin mga lugar na hindi pa rin naabot ng ganung klaseng level of development. With that, muli, shukran sir sa inyong oras, sa inyong knowledge, sa inyong ibinahagi sa segmentong MHS Discusses. Bago po natin matapos ang ating talakayan, may gusto po kayong ibahagi na mensahe sa ating tagapakinig sa radyo, mga nanonood sa ating live stream sa Facebook? Yes po. Para po sa ating mga tagapakinig, iniimbitahan po namin kayo sa mga natitira po naming mga activities, lalong-lalo na po yung ICT quiz bee natin na gaganapin po bukas sa ating People's Palace dito po sa ating munisipyo ng Cotabato City. At sa susunod po, June 26 and 27, we are also inviting you para po doon sa ating ICT Research and Innovation Exhibit na kung saan ang location po is sa People's Palace din po. So far, yun lang po ang pwede kong maibahagi sa kanila as of na. Yes po. Sir, yung quiz bee po, sir, whole day po siya. Hanggang anong oras po yung quiz bee, sir? Actually, ma'am, whole day po yung quiz bee. Bali sa morning po. Sa morning po, ma'am, gaganapin yung state universities and colleges. Sa afternoon po, ma'am, gaganapin po yung mga high school na naman po natin, ma'am. Okay, so as of the release ng episode na ito,
June 22, 11 to 12 noon. Posibleng natapos na yung colleges na segment sa morning, pero maabutan niyo pa ang high school section sa hapon, inshallah. Yes, so, thanks yes, po kay Palace for their support. With that, shukran ulit sa Victor for accepting our invite. Shukran sa time, shukran sa celebration ng ICT Month at sa facilitation. Follow niyo po ang Victor sa kanilang social media at sa kanilang Facebook. Inshallah, nakapin po siya sa comment section ng Facebook page ng Facebook live stream natin ngayon. And with that, ako po ang inyong lingkod Bang Samoro, Jo Iria Bint Emran Muhammad. Shukran sa panonood at pakikinig. At kami po ay magpapaalam na sa segmentong MHS Discusses na ito. Wassalam. At dahil nga ay inyo napanood ang naging pagkikipanayam, ang interview ng ating kabalay na si Rhea, kasama ho yung ating guest speaker na mismo, pakagaling po ng pag-uusap at sana nga itong digital future ng Bangsamoro ay towards good improvements, no? Mabilis na mga proseso ng lahat ng ating mga ginagawa sa gobyerno at syempre para ho maging masabilis ang pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kapwa Bangsamoro. At this point, dahil yun po natapos na, dumako na ho tayo sa pinakahuling bahagi ng ating programa. At syempre, yan din ho ang isa sa mga pinakahihintay ng ating mga taga-subaybay. At yan ay ang ating KKK. Kabalay na Rhea, what are the three questions for this episode? Mabilis ang KKK po tayo dahil naruubusan na tayo ng oras. Shukran ulit sa lahat ng nag-chat at nag-text sa ating text line at sa ating chat line sa stream, whether it's DXMS or sa ating MHSD page. Shukran. Now, for ating first question, sa mga nabanggit na aktibidades na gaganapin ng BICTO para sa buwan ng Hunyo ng ICT Month, magbigay lamang ng isa. Isa lang, okay. Yes. Second question, para sa ating ICT month, meron pong binanggit na legal basis ang ni BICTO Executive Director kung kailan ito nagsimula. Anong taon po yun? Taon na naman ito. Yeah. At ikatlong katanungan para sa celebration ng ICT Month. Meron pong binanggit na tema ang ating Executive Director Mantikayan para sa buwan na ito. Pero ang tanong ay, anong ibig sabihin ng ICT? Akala ko yung tema ang itatanong mo na. Hindi ko pahirapan ang gano'n. Napakahirap naman ang ano na yan. Ang haba ng kabalay na. Kaya na yan! Ang sasagutin ng less 1 and 2. Okay, at paano nga ba sila makakasagot sa mga tanong? Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Muli, 0955-799-4778. At ang ulitin ko po yung mga tanong. First question, magbigay ng isang activity na ginanap o gaganapin ng BICTO para sa ICT Month. Second question, anong taon na nagsimula i-celebrate or i-observe ang ICT Month sa Pilipinas or sa Bangsamoro? I think pareho lang sila. And third question, anong third question ko ulit? Anong ibig sabihin ng ICT? Ayan. Okay, so there you go with our three questions for today's episode ng ating programang MHS Delivers. At dahil dyan, lampas na ho tayo sa oras. Tayo ay magpapaalam na sa ating episode ngayon, ang ating 123rd episode ng ating programang MHS Delivers. Sa ngalan ho ng ating napaka-supportive at napakabait na minister sa MHSD, Attorney Hamid Aminuddin Bara, at sa ngalan ng ating napaka-generous na Deputy Minister Sir Aldin Asiri, at ang ating ever-coolest Director General Esmael Ibrahim, at sa ngalan nina, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Jo Iria Bint Emran Muhammad. At ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Amsari Pala, at sa ating mga kasamaan sa IC na nasa technical, Sir Aleman, Sir S. Ugal, Sir Datunos A. Daud, at sa ating mga kasamahan sa from DXMS technical staff, Sir Archie, Sir Dennis, Sir Rupert, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Ayan, maraming salamat, Kabalay na Hamsari, Kabalay na Rhea, and to everybody na supportive of our program. At ito ho ang inyong lingkod, Salembay Abdullah Abdullah, na lagi pong nagsasabi na tayo po ay magsagawa ng anumang gawain natin ng taglay, ang turo ng ating mga hashtags, at yan ay #trabaho ko, ibada ko, #work with excellence and perfection,
Hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building UMA. Bago tayo magpaalam, isang housing gesture naman dyan, mga kabalay. Okay, wabillahi taufik wal hidayah, with all accounts, all success and guidance. Kami ho ay nagpapaalam sa ating episode ngayon at nagsasabing, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.